Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, Roronoa Soro PH. Gumawa ko ng minimal guide lang sa ano, sa Pokemon Arceus. Gamit ang Egg NS na latest version, 0.40.1 ang gamit ko ngayon. May nagsabi mas okay yung 4.0.0, pero nakapag-update na ako so wala na akong magawa. So, ayan guys, gamit natin is 4.0.1. So, papakita ko lang guys, yung gameplay, yung FPS ko dyan, naglalaro yan ng 20 to 30. Minsan may bumabagsak ng 17 kasi dahil yan guys sa recorder ko. So sa recorder ko rin guys, sa phone recorder ko, smooth ang ano yan, FPS nyan, papalo ko ng nagmamax ako ng 30 plus, minsan nagpo 40 pa yan. So smooth na smooth yung gameplay natin. Tapos syempre pag nag-record kasi ako guys, problema ko rin, hindi siya nagkakaroon ng sound. So, nadi-disable yung sounds, kaya wala akong sounds kapag nagre-record. Pero kapag naglalaro ako, syempre, normal yung sounds niya. Napaka-solid, guys. Smooth na smooth lang ang sounds ng Pokemon Arceus. So, itong gameplay na to, guys, pinakita ko lang kasi ang dami kasing nagpo-post. Nagka-crush sila. May mali kasi, guys, sa setting nyo. Sa setting kasi. So, i-explain ko, guys, sa video na to, yung full setting. Pero bago yan, papakita ko sa inyo yung full run, mga 8 to 9 minutes. Panoorin nyo lang guys, napaka-solid ng gameplay na ginawa ko. Hindi ko matutukan yung ano, yung game na to guys, kasi active pa rin ako sa Ragnarok X, pero syempre dati akong admin ng mga emulator. So nagtatry pa rin ako lalo na Egg NS, no. Napaka-solid ng actually hindi to emulator, kasi kailangan mo mag-online para magamit tong ano na to, nung apps na to. Yung Edge talaga guys, yun ang solid na emulator. Mas less hit din yun kapag may mga playable kayong ano, laro, tapos Edge yung gamit nyo. Lalong-lalo na lumabas na yung Edge 18. Kala ko may stop yan guys, kasi si ano, si Mr. Purple, parang nung nakaraan nag-post siya na ano, mag-i-stop na siya sa pag-develop ng Edge. Edge, pero nag-continuous pa rin, lumabas pa rin ng 18, so possible mas magiging solid din ang emo na yan. Ang problema nga lang, hindi pa niyan kaya yung mga solidong mabibigat na game ng ano, no, ng kayang-kaya ng Egg NS. Tulad nito, napaka smooth na. Papakita ko rin guys sa video na to yung iba kasi, humuhuli ng mga Pokemon, pero nangyayari after nilang manghuli, nag-freeze pa rin sila. May gamit kasi kayong maling driver, so nasa driver din yan. Normally, explain ko lang guys, naka Poco X3 Pro ako ngayon na Snapdragon 860. So, sa mga 860 pababa, possible tong mga setting na ibibigay ko sa inyo. Makapaglaro kayo ng mas maayos. Pero, maiwasan yung mga freeze, lalong-lalo na sa mga boss battle. May iwasan na yan. So, smooth na smooth tong papakita ko sa inyong setting. Plus, syempre, meron tong 60 FPS cheat. I-explain ko lang, no? Hindi porkit naka 60 FPS cheat tayo, is magsi-60 FPS na yung FPS na nasa taas. No, no guys, no. Ang 60 FPS guys, is sinusuportahan yan guys, is yung GPU saka yung CPU ng cellphone natin. So, kombinasyon yan guys, hindi porkit Snapdragon 860 tayo, mababa ang GPU natin ng konti, may problema doon sa FPS. Papalo yun. Posibleng buwaba yun. So, kaya mapapansin nyo, mga naka-Poco F3 pataas, Snapdragon 870, saka yung iba yung 880. Meron din namang mga naka-Samsung na Snapdragon 860 lang, pero matataas yung GPU nun guys. So, kombinasyon yan, kombinasyon. So, depende sa cellphone, depende sa unit na gamit nyo. So, wag lang kayo babase ng Snapdragon 860, yun na. Nagkakaiba tayo ng onting setting. Saka sa driver din, no? Sa mga naka-Poco F3 dyan, pwede na sa kanila yung mga yung driver na 530 new. Okay na yon. Tapos yung GPU nun, kaya na kasi. Wala na masyadong problema. So tayo, gumamit tayo ng new mesa. Kasi ano, pinix nito yung karamihan ng graphics. Pero syempre, hindi pa rin ganun ka-perfecto yan. Minimal lang naman na minsan bumabagsak ang FPS natin, which is normal yan kasi kasama rin sa pagpalo yan ng ginagamit natin ng 60 FPS cheat. Shoutout ko lang kay Haziraw at work. Alam ko meron siyang YouTube channel, search nyo lang guys.
Zero siya, pero search nyo lang. Isa siya sa mga nagde-develop ng 60 FPS cheat ng Nintendo Switch. At syempre kilala natin siya sa Citra noon sa gumawa ng mga 3DS. Nintendo 3DS emulator, yung Citra. Yung mga 60 FPS dyan, mga speed cheat dyan, guys, galing sa kanya. So ito, guys, pinakita ko lang sa inyo. Nakita ko si Pikachu, napakaswerte ko. Hinahanap ko to at huhulihin natin siya. Makikita nyo sa video na to. Hindi yan babagsak. So, karamihan sa 60 FPS din na i-upload dito sa ano, sa Egg NS, guys. Normally galing sa GBA temp. Meron ding ibang nagde-develop niyan, pero magkakakilala kasi yan, guys. Kaya si Hazerau, Hazerau at work. Shoutout sa iyo, Lodi. Pilipino yan, guys, sa mga hindi nakakakilala diyan. PH yan. Pag nakilala niyo, magugulat kayo, guys, kasi napakasimple lang ng pamumuhay niya. Hindi siya ganun ka ano, pero napaka-solid, tumutulong pa rin. At ang kinagaling nito, ano, guys, is marunong siyang gumawa ng 60 FPS cheat at speed cheat, at yung meron, kaya niya rin yung ano, pa-slow mo yung gameplay. Pero syempre medyo yung iba ayaw nung ganung cheat kasi parang daya na masyado yung i-slow mo yung buong scene. So nagawa niya yan sa ano, sa Monster Hunter Rise, saka yung Monster Hunter na ano, sa Nintendo Switch. Nagawa niya yan. Meron siyang slow mo rin doon. Meron siya noon sa Citra, pero ginawa niya yan uli sa ano, sa Nintendo Switch. Meron kasi siyang console, guys, na ano, jailbreak. So solid na solid yun, guys. Doon mo lang kasi yun magagawa, pero syempre iba yung talent na yun para malaman mo yung ganung kung paano gumawa ng 60 FPS cheat. So hahanapin mo 60 FPS cheat, speed cheat sa mismong laro. And then tinuruan niya kasi ako, pero naguluhan ako ng konti, masyadong ano, masalimuot yung pagkakagawa niyan. So shoutout sa lahat ng gumagawa ng 60 FPS cheat nang sa ganun, is makalaro tayo ng solid solid na game sa ating cellphone. Pero grabe, Nintendo Switch yan, guys. Nakita niyo yung speed. Dati yung last post ko, kung mapapansin niyo, ang bagal dito, pero ito, guys, mas solid na to. Dapat nung nakaraan pa ako gagawa ng post nito, nung lumabas pa yung 4.0.0. Ang problema lang, masyado akong busy ngayon, Bermans. Yung Ragnarok ko nga, pinupukusan ko, pero normally nagagrind-grind lang ako ngayon doon. Sobrang busy, baka January busy pa rin ako. Pero possible, gusto ko pa rin makapag-post sa YouTube ko at sa mga sa group ng Egg NS, sa mga admin, sana mapanood to ng mga nagkakaroon ng minimal na problema sa gameplay, lalo na yung mga freeze. Basically, guys, explain ko lang sa inyo. Ang pag-freeze, guys, nakadepende rin yan sa GPU. Possible kung magkaiba tayo ng cellphone, tapos 860 rin kayo, possible din. May posibilidad na mag-crash ng minimal. Galawin nyo lang yung setting na ibibigay ko sa inyo, pero pag hindi maganda ang resulta, ibalik nyo lang din. So tandaan nyo lang din yung setting na ibibigay ko. Bagay na, upload ko naman to sa YouTube ko, so mapapanood nyo to. And then possible i-share nyo na lang din. May tumatawag sa akin, busy sa work, so mga ka-work ko yan, tinatawagan ako, pero mamaya ako nasasagutin. Tatapusin ko muna to. So normally stable tayo ng solid na FPS ng 20. Tapos yung gameplay naman natin is napaka solid. Tulad na sinabi ko kanina, dahil sa recorder, bumagsak ang FPS na yan. So tataas yan kapag wala akong recorder. Siguro mga additional 5 FPS pa yan. So ganun ka solid yung setting natin, plus yung gamit natin na 60 FPS. Sa mga nagtatanong, hindi po ako nakapatch. No patch po to. Ibig sabihin is 0.0 or version 1.0 ang no patch na tinatawag. And then yung pwede rin na 1.01 no patch pa rin yun. Ang mga may patch is yung 4.0 something, yung mga ganun. So ginagawa ang pagpa-patch, guys, is sa PC, yung patch saka yung ano, yung laro mismo, i-merge mo yun, yung NSP, pagsasamahin mo yun para mag-patch ba. Normally din, kaya na rin sa cellphone, kailangan mo ng Exagear, pero wala akong time eh. Pero may mga kakilala ako sa Exagear na sila. Sa cellphone, download ka lang ng Exagear, mga 3GB, 4GB yun. Magiging PC yung cellphone mo din, doon ka makapag-download. So, makapag-patch ka ron. So, pakita ko lang, guys, yung setting natin, explain ko na rin din. Yung emo GPU feature, kailangan i-on.
Yung network sa kayong motion, guys, naka-on sa akin yan, nakakadagdag yan ng minimal speed. Yung network, pwede mo yung i-off, pero solid yung network at motion nang naka-on. Tapos yung enable feature thread shader, saka enable video decoding. Pag may mga scene ng mga video, smooth na smooth, guys, walang sira, walang sira. Saka yung enable this shader cache, naka-on yan sa akin. So yan ang setting ko, guys, ganyan yan ka-solid. Pero ang pinakasikreto dyan, guys, is yung new driver. Syempre gamit ko, guys, is new driver. Sabi ko nga sa inyo, sa mga Snapdragon 860 lang pala tayo, driver mesa na new ang gamit ko. Kung bakit mas mabilis, sa iba kasi bumabagal yan, yung fast memory i-page unit nyo. Yung iba kasi, paggamit mo yung lumang mesa, naka-disable lang dapat, which is nakaka-slow ng laro. Pero kailangan naka-disable yun. Ang problema dun is pag nag-catch ka ng Pokemon, mag-freeze ka. Pero ito yung new driver mesa, kaya ng i-page unit. Mas mabilis yung gameplay natin, mas mabilis yung move speed, at mas solid tayo. At syempre, gagamit tayo, guys, ng 60 FPS cheat. At hindi mahirap hanapin yung pinakaunang-una, yung Baocoming Golden Finger of Arc. Ayan, naka-patch, naka 1.0.1, yan yung no patch. Hanap din tayo ng iba, try mo din yung iba, guys, yung 1.0.0 no patch. Pero pag naka-patch kayo, hanap kayo ng 60 FPS na base sa patch nyo. So thank you, guys, for watching. Pa-like and subscribe at paki-support ng channel ko. Thank you, sana makatulong.